bago ang lahat. Nandito na naman ako. Paki-like, like na, and share and subscribe my channel. Parang updated po kayo. Alam nyo guys, kagabi is nandito yung mga anak-anakan ko sa bahay ko na bagong bahay namin na tinirahan. At saka yung may konting kaming salo-salo guys, kaya nag-abot-abot kami, nakita-kita kami. Yan, at saka parang ano guys, yung pakiramdam ko is masaya. Dahil hindi namin akalain na sa bawat namin naranasan sa previous house na tinirahan namin is maraming mga masakit na alaala dahil nga ang may-ari is Pilipinan. At hindi namin nakalain na hindi namin mabili yun dahil nga siguro sa yung sinabi ko dati na may inggit yung bawat tao. Ganun naman talaga guys, siguro. At sabi ko, baka darating din ang panahon na magkaroon kami ng malipatan sa panahon ito habang di pa kami makapagbili ng bahay. Dahil ayan naman kami tumira sa New Zealand guys. Kaya nagtiis muna kami nag-rent. At pag meron na kaming makuha galing sa New Zealand is pupunta kami at bibili kami dito ng bahay dito sa Australia. At yan nga guys, yung sinabi ko sa inyo na siguro darating din ang panahon na maging masaya kami at saka yung baga may mga grasya na dumating sa amin guys mula ng nalipat kami o bago kami mailipat. Dahil kahit sa stress na pinagdaanan namin is dumating din ang panahon na meron kaming masaya na buhay na maparating sa buhay namin. Ngayon, meron akong bagong client na yung parang disability siya. Pero ang malaki ang per hour ko guys. At saka kalain mo 450 yung sa pera namin ang masasahod ko sa isang araw. Minsan minsan guys kalahating araw makakuha ako ng mga 300 mahigit. Kaya sabi ko parang pumapasok-pasok yung swerte namin. At ngayon na lalo na kaming lumipat kami guys, yung mga client ko is nagre-recommend sa akin at meron na po kami naman namang bagong tumawag sa akin na gaya din na yung sahod is malaki. So siguro ito na ang swerte na nasasabi ko na nakalipat kami, may swerte yung dumating sa amin. At yung mga nag-aano sa amin, nag-aapi, parang sila ang mayaman dati, kaya lang medyo gumanon sila, tumagilid konti. Oo, lalo na yung kaibigan ko. Yun talaga, kasi siyempre guys, kala nila talaga, ano na sila guys, mayaman na may pira na talaga sila. Pero totoo, hindi naman nangungutang din naman sila, di ba? Kaya, inisip ko guys na dumating yung swerte namin. Diba? At saka yun, naisip ko papuntahin yung yung anak ko dito mag-holiday. Kaya yun siguro ang maganda na maging masaya pa ako kung nandito na yung mag-holiday sa Australia guys. Kaya yun, ipakita ko sa inyo guys yung mga katuwaan namin kagabi. At naku guys, alam ko anong oras na yun, swerte, parang housewarming ang ginawa namin kagabi guys. Oo.
Kaya tuwang-tuwa talaga kami. Sobrang-sobra, guys. Oo. Kahit sa hirap na dinaanan namin, ang tuwa-tuwa namin, guys. Sobrang-sobra talaga. Grabe. At saka itong ipakita ko sa inyo, guys, yung bahay na nilipatan namin ngayon. Kaya medyo magulo pa siya, guys, kasi hindi pa nga namin na-arrange, kasi nga yung ano-ano lang yung pag-ano ko sa bahay namin dahil nag-busy ako sa trabaho ko. Oo. Kaya medyo mahirap din. Kaya tinitiis lang namin. 2,000 years later. And guys. Yan yan. Itong bahay namin, guys. Yung bago naming gilipatan, guys. Yan. Yan, ito ang bagong bahay namin nga nilipatan, guys. So, yan. Diba? Yung bahay namin nilipatan, guys. 2,000 years later. This is amazing that wherever there's fish, the flies will come from. Is that the one? Nice taste, I'll say it. What's burning? Two thousand years later. Tingnan nyo, may kupi-kupi kami. 3-in-1. Yeah. And guys, yung kanta sa Pilipinas, bigay ni The Grace Michener. Di ba sa atin, paak-paak? Ganun? Paak-paak. Yan guys, hati kami ng anak ko. Oo, hati kami ng anak ko. Sabi niya magkapit. Sabi niya, ano? Konti lang. Konti na sa'yo, na? Konti lang. Ah, may kasa na yun, na? Tama na yan. Tingnan mo. Takot siya, guys. Takot siya. Takot siya magkapit. Oh, di ba? Maraming tubig yan, ano ba? Kuna, usog na ako. Baka mag... Baka mahilos pa ko. Namin yan, guys. Yung kopi ko namin, guys, galing to. Pag ako nagtimpla nito, isang-isa na to. Tamis kayo. Hindi daw niya makaya. Ako makaya ko. Ang tamis noon. Ako makaya ko, guys. Mag-inang tinito, guys. Tapos, meron kaming siyakoy. Siyakoy, guys. Bigay to sa isang anak ko rin na si Tiffany Big Shop. Tapos, meron din ako siyang tort ang ginawa, guys. May tort ako. Tata. Eh, may tort ako kami. Kikan sa Tiffany Big Shop. Ito, guys. Ito ng kape ko. Yan, yung kopi ko. 3-in-1. Grabe ko yung isang sasi, guys. Yung sa anak ko, is maliit lang talaga. Parang usa ko tarita lang yata. Yung the rest na dito sa aking isang baso ko, oh. Buti kong malaki yung baso ko. Kape tayo, guys. Buti kong nagkape kami sa barin, ha? Alas 5 milya. Alam nyo, ano kaya na? Yung itong torta. Alam mo ba, anak? Mag-inom kami ng kape. Dito lang yung tubig, yung mainit. Basta lang natunaw na lang yung kape. At saka asukal, tapos lagyan mo namin tubig. Pura kami, parang hindi kami nagkape. Bakit? Kasi, ano, dahil nga sa trabaho, dahil sa trabaho nga naman natin tayo na. Ay, hindi ko kumakain ng to. Itong anak ko, matakot sa matamis.
sa kakailang niya, sa kakailang, di ba, magkain niya ng asukal kasi kulang na siya ng ano. Yung si tatay mo, yung si tatay mo na, yung asawa ko, guys, di mahilig ng maalat. Pero, ayaw nang lagyan ng yung ulam na niluluto ko na may mga, na may panglasa niya na may asin. Siyempre, masarap tayo mga Pilipino magluto, di ba? Ayaw yung ganyan na. Pero, iba yung discarding niya. Buong, yung salt, naglalagay pa rin sa salt ng ano niya, yung mga, doon sa ano, eh, hindi na siya natutunaw. O, di sabi ko sa asawa ko, ano ba naman ang nasa utak mo? Ayaw mo yung nilagay mo doon sa ulam mo, yung asin, natutunaw yun. Gusto mo yung binubudbud mo. Turta, guys, oh. Kahit wala kami sa Pinas, may turta kami kikan sa Tiffany Big Shop. Yung isang anak ko. Minsan, binibigyan niya ako kagabi. Ako rin yung anak ko. Di-recommend ko rin yung mga anak ko sa mga kaibigan ko na may mga groceryhan dito. Tawa naman, Diyos, meron naman siya ngayon. Ito, masarap to eh. Masarap? Alam mo, guys, Pilipinang Pilipina talaga siya, guys. Mamaya, hihigupin na naman yung kape niya. Sinawsaw niya yung tinapay niya. Nagasan ko lang. Mami ng asawa ko. Nakuha ni, sabi niya. Malinis, sabi niya, masado da akong, sobrad ako sa kalinisan. Sabi ko, bakit naman? Sabi niya, paano yung kape mo, sinawsaw mo yung tinapay mo doon, o yung hugasan mo, mamaya-maya kaunti, iinumin mo na naman yan. Sabi niya, dugdut ka pala kasi yung sinasaman mo, inuno mo rin. Akala ko sobrang linis. Yes, gusto, natawa talaga ako. Thank you.